Everyone, welcome back to my channel. This is Cheyenne, kung saan ang vlog ko ay kwento ng buhay mo at hindi ng buhay ko. Ayun. So sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please naman, pakisubscribe naman guys. Maawa naman kayo sa akin. And para ma-update kayo sa lahat ng ating videos, katulad ng video na ito na gagawin natin. So, which is, for today's video, ang gusto kong i-update sa inyo, i-update natin yung last video ko, recent video na in-upload ko dito sa YouTube, about dun sa case ni Ate Girl na may criminal record yung afam niya. So, diba, sabi niya pupunta siya sa immigration at magtatanong kung ano ang dapat gawin. So, si Ate Girl na to, pumunta siya sa immigration dito sa Pinas. Okay, so ibig sabihin sa immigration, doon sa, dito sa Manila. So, nagtanong siya doon about sa case ng afam niya na if ever pupunta ba siya dito sa Pinas, hindi ba siya ma-hold ng international police? Ngayon. So, mas maganda din talagang magtanong doon sa kinauukulan, ba diba? Kaysa sa kung sino-sino lang, tapos magsabi ng ganito, ganyan. Tapos, maano ka na, mag-worry ka na. So, better talaga na magtanong doon sa tamang person na pagtatanungan. So, ang advice ng immigration sa kanya, ng immigration dito sa Pinas, so, si afam niya pupunta doon sa immigration nila. Okay, sa immigration doon sa kanilang bansa. So, kung saan bansa siya, Germany, US, so kung anong bansa. And magtanong doon kung anong dapat gawin. Oo, ganun. So, which is, kahit naman kasi inalaw siya na magbakasyon ng kanyang, tawag nito, ng officer, diba? Kasi under supervision pa siya. Ibig sabihin, hindi pa natapos yung parole niya. So, kahit inalaw siya na magbakasyon, hindi pa rin si kasiguruduhan na hindi siya ma-hold. Kasi kapag may criminal record, ma-hold talaga ng international police. That's why, mas maigi na meron kang pangahawakan ng mga papeles para yun ang anuhin mo. Dapat cleared siya doon. So, pupunta siya doon sa immigration officer nila at magtanong kung anong kailangan. And then, kailangan niyang magkaroon ng dismissal order na ibig sabihin, dismiss na yung case sa kanya. So, ibig sabihin, tapos na yung case. So, yun lang. And then, mag-a-ask din talaga. Immigration lawyer pa rin talaga ang kailangan. Okay? Para malaman nyo. But then, mas maganda pa rin yung mag-DIY ka, do it yourself. So, kung kailangan naman talagang pumunta personally doon sa bansa na yon, sa immigration nila. So, yun. Pupunta siya sa immigration, magtanong siya doon anong kailangan, okay, dismissal order, lahat ng pwede niyang ipakita para paglapag niya dito sa Pinas, okay, meron siyang maipapakitang mga documents. Kasi makikita yan doon sa ano system ng Interpol na, ayun, pag meron siyang mga papeles to prove na hindi siya ma-hold. So, hindi siya ma-hold ng lawyer. Lawyer ng international police. Gaya nung nangyari sa case ni, ni May Tommy. So, ayun. So, kailangan ready talaga para hindi ma-hold. Okay po.